Eh, yun po tayo mga idol eh, no? Yan. Pansinin nyo, sentrong-sentro siya sa mismong butas ng bowl, mga idol. Yan. Kaya dyan lang, hindi na kayo maliligaw, mga idol. Sa may ginuhit naman natin kanina, pag ginabit natin to, itatapat lang natin yung dalawang butas na to, mga idol, doon sa ginuhitan natin. So, yan na yun, mga idol. Siya na yung sentro niyan. Yun, magandang araw, mga idol. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, mga idol. So, ngayon, pakikita ko yung trabaho ni AJ Mix Vlog, mga idol. So, pakikita ko sa inyo yung tunay na trabaho ko, mga idol. So, construction worker tayo, mga idol. Ayun yung kasama natin, si Pari Jason. Pari Jason, yun, guwapo talaga. So, ngayon, mga idol, ngayong araw na to, ay pakikita ko naman sa inyo kung paano magkabit ng bowl, mga idol. So, alam niyo na, mga idol, racket, all around tayo. So, ito talaga yung original na trabaho ko, mga idol, construction worker. Ayan yung Pari Jason, no? Ingiti-ingiti pa, parang matino eh, mga idol. Alam. Yun, mga idol, samahan nyo naman ako sa aking munting video, mga idol. At syempre, kung bago ka palang idol sa aking channel, please pa-subscribe, like, and share. At pakiclick mo na rin notification bell para updated ka pa, idol, sa susunod pang video. So, ngayon, mga idol, ay meron tayong tutorial para patungkol pa paano magkabit ng bowl, mga idol. No? Tuturo ko sa inyo yung simpleng pagkakabit ng bowl, mga idol. So, syempre, bago yan, intro muna tayo, mga idol. Simple, mga idol. Simpleng-simple lang to, mga idol. Kaya, kung sa bahay nyo, panoorin mo na yung video na to, mga idol, sigurado, hindi mo na kailangan ng mason, skill, para makapagkabit ng bowl, mga idol. Hindi mo na kailangan bumayad. So, ikaw lang, mga idol, ay kaya mo nang ikabit to. Yan. Basta panoorin mo lang, idol, yung video. Ito, mga idol, yan. Yung butas niya, firmes na sa likod. Mga idol, yan. I-pupwesto natin. Makita nyo, mga idol, ayun yung butas. So, para maitapat nyo, idol, yung butas na yan, dito sa may kanyang butas ng... Dito sa butas ito, mga idol, lalagyan muna natin siya ng marker, mga idol. So, kailangan natin ng kahit na yung bar level or... O, bar level lang, mga idol, yan. May bar level kayo sa bahay. So, lalagyan muna natin ng marker to, para makuha natin yung sentro ng butas, mga idol. Dito lang kadali, mga idol, kunin yung kanyang sentro ng butas. So, gagamit tayo, idol, ng kahit anong diretsyong bagay, mga idol. Pwedeng bar level or kahoy, mga idol, na diretsyo. Basta pwede siyang pangguhit, mga idol. So, ganito lang yan, mga idol. Ano? Kukunin lang natin yung sentro ng butas niya. Ito, mga idol. Yan. Kukunin natin yung sentro ng butas niya. Tatapat lang natin ganyan. Ayan, mga idol, mapansin nyo. Ayan, nakalahati yung kanyang butas, mga idol. Ayan. So, guguhitan lang natin yan, mga idol. Ayan. Makita nyo, mga idol, may guhit na siya. So, ganun din sa kabila. Sisentruan lang din natin, mga idol, tapos guguhitan.
purpose yan mga idol, kaya natin kinuhitan para maitapat natin ng maayos yung butas ng bowl mga idol. Ito yung bowl. So kung papansinin nyo mga idol, yung butas na to, yung pinakatornilyohan niya, meron din yan sa kabila. Mga lod. Yan, meron din yan sa kabila. Yung butas na yan mga idol, yan yung sentro ng ano, ng butas ng pinaka bowl niya mga idol, sa ilalim. Yan, yan yung sentro mga idol, yan yung butas na yan. So kaya hindi kayo maliligaw. Ngayon, yung pagkakabitan ng mga idol, para siguradong maisentro nyo yung butas na yan, yung butas ng bowl, dito sa may butas dito, sa kanyang flooring, ay simple lang. Yung guhit na ito mga idol, pag ikinabit nyo yung bowl, mga idol, itong bowl, pag kinabit nyo, itatapat nyo lang din dito. Dito, sa ginuhit nyo mga idol. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano. Ayan yung butas niya mga idol, ayan o. Yan. Pansinin nyo, sentrong-sentro siya sa mismong butas ng bowl mga idol. Yan. Kaya dyan lang, hindi na kayo maliligaw mga idol. Sa may ginuhit naman natin kanina, pag ginabit natin to, itatapat lang natin yung dalawang butas na to mga idol. Doon sa ginuhitan natin. So yan na yun mga idol, siya na yung sentro niyan. Ayan mga lods, nailagay na natin yung kanyang bowl. Ayan. Pansinin nyo mga idol ha. Nakikita ba? So medyo masikip kasi yan mga idol yung pwesto ng CR. Kaya mahirap ipwesto yung ano, yung camera. Hanapan natin yung pwesto. Ayan. Ayan mga idol. Ayan. Ayan yung guhit ng sentro ng butas sa kanyang flooring. So gagawin natin, itatapat lang natin yun, yung butas ng tornilyo na to mga idol, yung tornilyohan na yan, dyan lang natin itatapat. Yung ginawa nating palatandaan mga idol, yung ginuhitan natin ng lapis. Ganon din sa kabila mga idol. Yan, kung nakikita ba? Yan. Yan mga idol, ibig sabihin yan, sentrum na yan, nakatapat na yan mga idol sa kanyang butas. Ganon din dito mga idol. Paano ko naman nalaman mga idol kung nakasentro na? Kung nakadiretso na? Dahil nga, naitapat na natin doon sa kanyang guhit, mga idol. Doon sa minarkingan natin kanina. So, ang kailangan lang natin gawin, mga idol, ay sisilipin natin, mga idol. Yan. Sisilipin natin tong bowl kung diretso ba. Yan. Di ba, mga idol, yan? Nakasentro na siya. Ang kailangan lang natin silipin dyan, ito. Kung diretso ba siya. So ngayon, kung nasigurado na natin diretso siya, mamarkiran natin siya uli. Para naman, bibilog natin siya ganun para yung paglalagay natin ng pandigit, ng adhesive, ay siguradong hindi kuka doon sa kanyang butas, mga idol. Yan, pakikita ko rin sa inyo. Yan ang mga idol, naisentro na natin. Naisentro na natin yung kanyang bowl. So ang gagawin naman natin ngayon, mga idol, guguhitan natin yan pabilog. Mga lods. Kailangan lang natin ng lapis. Nagbuitan natin mga lods, lalagyan natin siya ng tanda rito sa harap, mga idol, dito. Para pagka inaligyan na natin siya ng pandikit, pag isinulpak natin siya, hindi na tayo maliligaw. Yan na yun mga idol. Hindi na tayo magliligaw ng maliligaw pagka ipinilig natin siya, pag dinikit natin siya. Gubuitan natin siya ng lapis dito mga idol. Yan mga lods, yan yung kanyang palatandaan, ganun din sa tagliran.
Tingnan mga idol, yan o. Nakita nyo ba yan? Yung buwit ng lapis mga idol, yan. Yan na yung sentro mga idol. Ngayon, ang gagawin naman natin, lalagyan na natin siya ng adhesive, pandikit mga idol. Ito na mga idol, kahit na hindi na siya tabasin mga idol, ano, ipapatong lang natin siya. Hindi na yan matatanggal mga idol. Ganun lang kasimple magkabit. So lalagyan na natin siya ng adhesive mga idol. Yan mga idol, lalagyan na natin ng ano, adhesive. Kaya ginuhitan niya mga idol pabilog. Yan yung lalagyan natin ng adhesive mga idol. Yan. Para maiwasan natin yung paglihis ng butas ng kanyang bowl. Pagka kasi lumiis yun mga idol, pwede siyang magbara dito sa kanyang butas mga idol. Ano. Kaya importante na magkaroon ng marker. Kaya yun mga idol, hindi na tayo maliligaw sa sentro yung kanyang butas. Ayun na mga idol, nalagyan na natin. So, pansinin nyo mga idol, in-space ko yung butas niya. Siyempre, para hindi siya humarang. Yun mga idol. Yan. So, hihintayin na natin na medyo tumigas yan. Tapos pamaya-maya, isasalpak na natin. So, ayun na mga idol. Naidikit na tumigas na siya. So, ilalagay na natin yung bowl. So, ang paglalagay mga idol, dadahan-dahan lang natin para matapat yung minarker natin, mga lods. Ayun na mga idol, ikabit na natin. So, para malaman natin mga idol kung patag ba siya, lalagyan natin ng bar level sa ibabaw. Ayan. So, ayun mga idol. Manalaman naman natin sa bar level mga idol kung nakalibel siya. So, ito mga idol, ay kung makita nyo, hindi nakagitna yung kanyang tubig. So, ibig sabihin yan, wala sa level mga idol. Didinan lang natin siya ng konti. Kung saan mas mataas, mas malapit yung tubig mga idol sa buhit ng bar level, doon tayo magdidiin ng konti mga idol. Yeah. And so ayun mga lods, naka-level na siya. Ganun din naman sa kabilang mga idol. Yan. Pag ganyan naman, yan mga idol, ganun lang kasimple. So mga idol, ayan, nakatapat na yung marker natin doon sa may kanyang yung pinatinanda natin kanina. So ibig sabihin yan, sentro na yan mga idol. Ayan. Ang kailangan lang natin gawin dyan mga idol, naikapit na natin itong bowl. So para masigurado natin na hindi siya nagbara, pamaya-maya, pupusan natin siya ng tubig mga lods. Titignan natin kung lulubog yung tubig, hindi mahirapan lumubog yung kanyang dumi, mga idol. Pagka dire-diretso yung tapo ng tubig, ibig sabihin, maganda yung pagkakalagay mga idol, ayos na ayos yun. Pagka naman mga idol, nagbara dito yung tubig, hindi siya tumapon agad, ibig sabihin ng mga idol, nagbara yung butas. So kung nagbara siya, gagawin lang natin mga idol, tatanggalin lang natin siya uli. Ganun lang yun mga idol, pero ito sigurado mga idol, 100% sumetro to dahil naglagay tayo ng marker mga idol. Ganun lang mga idol. So, mamaya, titignan natin kung sumentro nga ba talaga. Malalaman natin yan pag binuhusan ng tubig yan, mga idol. So, yun. So, yun na mga idol. Nakikapit na natin. So, isang bagay pa nga pala, mga idol. Kailangan yung kanyang pinaka-deposit ng kanyang diplas, mga idol, ay i-testing na natin siya. Habang malambot pa, mga idol. Habang kalalagay pa lang. So, i-testing na natin siyang ilagay, mga idol, kasi baka mamaya na pa-atras tayo sa gawin ng pader ay hindi magkasya mga idol itong deposit mga idol. So, hindi tatapat yung kanyang tornilyo mga idol, baka pumuntok siya. So, ngayon, kailangan testingin na rin natin, parang ganyan mga idol. Yan. Kung makikita nyo,
Yung mga butas na yun, yun yung lagay ng tornilyo sa kanyang bowl, mga idol. Pag di kasi natapat yan at umuntog dito, so problema yon mga idol. Kaya gawin natin, hanggat malambot pa siya, i-testing na natin siya. Kaya kung sakaling siya ay hindi tumama mga idol, sakaling umuntog tong kanyang deposit, deposito ng kanyang D-plus mga idol, pwede pa natin siyang i-adjust. Pwede pa natin hatakin yung kanyang bowl mga idol. So, ganun lang. Ganun lang kasimple mga idol. So, ganun lang kasimple mga idol. Ang pagkakabit ng bowl. So, sana may natutunan kayo mga idol sa aking munting video. At syempre bago, idol, kung may natutunan ka sa aking video at kung bago ka pa lang, please like and share mga idol. Pindot mo mga idol ang subscribe button dyan at pakiclick mo na rin notification bell para updated ka pa sa susunod ko pang video mga idol. So, maraming salamat sa panonood nyo at kaunting suporta mga idol ang aking nihiling. Yun lang po.